Kilig mo ba mag-decorate using stickers? Gusto mo ba na makatipid sa paggawa ng stickers, pero marami ka nang magagawang stickers? So guys, for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano ako gumagawa ng aking mga stickers sa mas murang halaga at tipid sa budget. If you want to know about it, just keep on watching! My sticker paper sa halagang 8 pesos. And saan ko ba nakukuha yung mga designs? Kinukuha ko yung mga designs and pictures sa Pinterest. And maganda na kumuha ka sa Pinterest kasi mas maraming ideas na makikita at masasearch doon sa app na yun. And pag okay na yung mga designs ko, pag nakuha ko na sila, na-download ko na, ay ini-edit ko sila sa MS Word. Good thing about this one, guys, ay mako-customize mo yung mga gusto mong stickers. For example, ito, gaya ng ginagawa ko, kumukuha ako, nag-search ako for retro stickers or yung mga vintage na stickers. And pag gusto ko naman yung mga halaman, mga succulents, search lang ako ng mga succulents, mga halaman na gusto ko. And then, ina-download ko sila. And then, i-edit ko sa MS Word. Pwede na natin siyang ipaprint. And ako pang napapaprint ako, nagko-cost lang siya ng 3 pesos per page. Depende yun sa page. Pag isang page ay 3 pesos. Pero depende pa rin siya sa computer shop na pagpaprintan ninyo. Kasi mayroong ibang mga computer shops na medyo pricey ang printing cost. At ayun nga, depende nga rin yun sa presyohan nila. And bonus na lang talaga if you have your own equipments like printer and sticker paper. So ako, ito na yung finished product ng aking ginawa. Marami na ako na ipaprint na stickers ko. Kung gusto nyo rin naman yung parang pad, I think meron pa naman, available pa naman yun ngayon sa mga near na store sa inyo, sa mga palengke, ganun. Yung nasa pad na stickers, yung mga uso ng mga bata pa tayo. Dati nasa 10 piso lang yun, pero ngayon I think nasa 15 pesos na siya. And point ko rito sa video na to ay mas mura siya at mas makakatipid kayo. Unlike kapag umorder kayo online, mapapamahal pa kayo, matatagalan yung shipping, di ba? Minimum lang yung ano niya, yung bilang niya. At least kapag kayong mismo nag-print ng sa inyo, mako-customize niyo pa and marami pa kayong magagawa, di ba? Ayun lamang po, guys, yung video ko for today. I hope na nakatulong ako sa inyo sa mga ideas kung paano gumawa ng stickers and sa mga gaya ko na mahilig sa mga ganito. Try niyo na siya dahil mas makakatipid kayo. If you like this video, give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell for more upcoming videos. Thank you for watching!